Mapagpalang araw sa inyo mga bata, kumusta na kayo? Maraming salamat sa Diyos at narito na naman tayo sa ating pag-aaral mula sa Biblia. Masaya ako at ipapagpatuloy natin ang ating pag-aaral tungkol kay Moises. Ngayon, siya ay babalik sa Ehipto upang palayain at iligtas ang mga Israelita. Noon, hindi niya malaman kung paano ang gagawin niya. Pero sabi ng Diyos sa kanya, sasamahan kita at ng iyong kapatid na si Aaron. Kaya naman, tayo ay huwag matakot dahil sasamahan tayo ng Diyos. Sabi sa Isaiah 41 talata 10, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Ulitin natin, Isaiah 41 talata 10, ako'y sa iyo, huwag kang matatakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Ngayon naman ay kakanta tayo, pero meron akong inimbitahang bisita. Siya ay ang aming pinakamamahal na alaga. Siya ay si Calvin. Tara, samahan ninyo kaming kumanta. In the Bible, God says, don't be afraid, for I am with you. Don't be afraid, for I'm your God. And I will strengthen you and help you. I will always hold you up with my righteous right hand. Isaiah 41:10. Come on, kids, join him. And sing, don't be afraid, for I am with you. Don't be afraid, for I'm your God. And I will strengthen you and help you. I will always hold you up with my righteous right hand. Isaiah 41:10. What's more? Don't be afraid, for I am with you. Don't be afraid, for I'm your God. And I will strengthen you and help you. I will always hold you up with my righteous right hand. Isaiah 41:10. That makes me feel good. Tayo ay manalangin. Kamay ko'y ititiklop, ulo ko'y iyuyuko, mata ko'y ipipikit, at ako'y mananalangin. Tunay, O Diyos, di ka po nagbabago mula noon hanggang ngayon. Ang iyong pagmamahal at biyaya ay lubos-lubos sa amin. Maraming salamat po sa pag-iingat at pagliligtas sa lahat ng pagkakataon. Dalangin po namin ang mga taong lubos na naapektuhan ng sakit ng COVID-19. Sa iyong pangalan, O aming Panginoong Hesukristo, pagalingin at palakasin sila, ang kanilang pangangatawan at ang kanilang pananampalataya sa inyo. Sa aming pag-aaral, pagpalain at samahan ninyo po kami. Nawa marami po kaming matutunan sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ang pagbabalik ni Moises sa Ehipto. Isang araw, dinala ni Moises ang kanyang kawan ng mga tupa at kambing sa kabila ng disyerto. Nakarating siya sa Sinai, ang banal na bundok. Dito ay nakakita siya ng isang mahabang punong kahoy na nagliliyap, pero hindi ito nasusunog. Nang lumapit si Moises para pagmasdan ito ng mas mabuti, isang tinig ang tumawag sa kanya mula sa gitna ng halaman. Moises, Moises, huwag ka nang lumapit pa. Hubarin mo ang iyong sandalyas dahil ang lupang kinatatayuan mo ay banal. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Natakot
lang si Moises na tumingin sa Diyos, kaya tinakpan niya ang kanyang mukha. Sinabi sa kanya ng Diyos, "Nakita ko kung paano pagmalupitan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Narinig ko ang kanilang daing at naparito ako para iligtas sila. Ilalabas ko sila sa Ehipto at dadalhin sa isang malawak na lupain na mayaman at sagana. Isinusugo kita sa hari ng Ehipto upang ilabas ang aking bayan mula sa kanyang bansa." Ngunit sinabi ni Moises, "Hindi po ako importanteng tao. Paano ko po iyon magagawa?" "Sasamahan kita," sagot ng Diyos. "At kapag inalabas mo na ang aking bayan sa Ehipto, sasambahin ninyo ako sa bundok na ito." "Pero kapag sinabi ko sa mga Israelita na isinugo ninyo ako at itinanong nila kung ano ang inyong pangalan, ano ang sasabihin ko po sa kanila?" Tanong ni Moises. Sinabi ng Diyos, "Ako ay ako nga. Sabihin mo sa kanila, si ako nga, si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno ang nagsuko sa akin. Samahan mo ang mga pinuno ng Israel sa hari ng Ehipto. Alam kong hindi niya kayo papayagang umalis hanggat hindi siya napipilitan. Pero gagamitin ko ang aking kapangyarihan at parurusahan ko ang Ehipto sa pamamagitan ng mga nakakapangilabot na pangyayari. Pagkatapos noon, palalayain na niya kayo." Muling nagtanong si Moises, "Paano po kung hindi maniwala ang mga Israelita na kayo ang nagsuko sa akin? Ano po ang gagawin ko?" May hawak na tungkod si Moises. Sabi ng Diyos, "Ihagis mo iyan sa lupa." Inihagis nga ni Moises at ito ay naging ahas. Tumakbo si Moises papalayo rito. Pero sinabi ng Diyos, "Damputin mo ito sa buntot." Nang damputin ni Moises ang ahas, muli itong naging tungkod. Inutusan din ng Diyos si Moises na ilagay ang kanyang kamay sa loob ng kanyang damit. Nang inilabas na ni Moises ang kanyang kamay, nababalit ito ng ketong. Inutusan siya ng Diyos na muling ipasok ang kanyang kamay sa kanyang damit. Nang muli itong inilabas, wala na ang ketong. Gayunman, nakiusap pa rin si Moises, "Panginoon, iba na lamang po ang isugo ninyo." Nagalit ang Diyos kay Moises. Sinabi niya, "Hindi ba't mahusay magsalita ang kapatid mong si Aaron? Siya ang magiging takapagsalita mo." Umuwi si Moises at nagpaalam sa kanyang biyanan. Siya at ang kanyang pamilya ay naglakbay patungong Ehipto. Samantala, inutusan ng Diyos ang kapatid ni Moises na si Aaron na magpunta sa disyerto at salubungin si Moises. Nagtagpo sila sa Sinai at ikwento ni Moises kay Aaron ang lahat ng sinabi sa kanya ng Diyos. Bumalik nga si Moises sa Ehipto kasama ni Aaron. Tinipon nila ang mga pinuno ng mga Israelita. Ipinahayag sa kanila ni Aaron ang lahat ng sinabi ng Diyos at ginawa ni Moises ang mga kababalaghan sa harapan nila. Naniwala ang mga pinuno at nang marinig nila na dinalaw sila ng Diyos at nakita niya ang kanilang pagdurusa, yumukod sila at sumamba kay Yahweh. Narito naman ang ating mga napag-aralan ngayon. Una, huwag matakot dahil kasama natin ang Diyos. Pangalawa,
Binigyan si Moises ng kakayahan para gumawa ng kababalaghan or miracles kung tawagin natin upang iligtas ang mga Israelita. Pangatlo, dinidinig ng Diyos ang daing ng mga nagdurusa. Panghuli, gumagamit ang Diyos ng mga tao para tuparin ang kanyang mga plano. Kaya naman, tayo ay huwag matakot dahil kasama natin ang Diyos. Palalakasin niya tayo, hindi lang ang ating pangangatawan, kundi ang ating spiritual na buhay, kundi ang ating pananampalataya kay Jesus. Ngayon, sa ating pagtatapos, samahan muli ninyo ako sa ating panalangin. Tayong lahat ay manalangin. Maraming salamat sa inyong salita, Panginoon. Tunay, ito ay nagbibigay ng gabay at lakas sa amin, lalo sa panahon ng kahirapan. Katulad ng karanasan ng mga Israelita ay niligtas sila sa paghihirap at dusa. Kumilos ka din, Panginoon, o banal na Espiritu sa aming buhay, sa buhay ng mga bata. Lalumaki sila na may pananampalataya at huwag matakot sa hinaharap dahil kasama ka namin, kasama ka nila. Patuloy na pong ingatan at bantayan kami, Panginoon, kasama ng mga mahal namin sa buhay. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Paalam mga bata, magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Bye-bye!